Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating channel, no, ang Buhay Bukid TV. So, humingi po tayo ng dispensa sa mga Lodi dahil matagal tayo na hindi nakapag-upload ng ating video sa ating YouTube channel dahil po sa kadahilanan na tayo po ay bumalik sa trabaho. So, ang reason po natin mga kabukid na bumalik tayo sa ating trabaho dahil po hindi po stable ang ating source of income dito sa bukid. So dito po sa probinsya dahil nga mayroon tayong pamilya, mayroon po tayong asawa, mayroon po tayong anak. So hindi po sapat yung kinikita natin dito sa bukid, and then at the same time hindi pa tayo monetize ni YouTube, no, para gawing source of income. So kumusta po kayo mga kabukid, mga Lodi? So tayo ay okay na naman po. Then sa ngayon na episode, ngayong video natin ay may isi-share po tayo sa inyo mga kabukid. So sa past videos natin, ito po ay tungkol sa buhay natin dito sa bukid, lalong-lalo na yung ating tanim na durian. So sa ngayon nga video, mag-share po tayo mga kabukid. And then at the same time, happy po tayo dahil sa gitna ng ating pagsisikap, sa gitna ng ating pag-alaga ng ating tanim na durian, is ngayon mga kabukid, for 4 years pa lang, so may surprise na binigay ang durian, no, tanim natin na durian sa atin. So ayan guys, no, itong durian po natin ay 4 years pa lang o magpa 5 years. So na-amaze lang tayo dahil totoo nga yung sinasabi ng mga kasamahan natin dito sa lugar natin dito sa Davao City, na kapag maganda yung kondisyon ng durian natin, maganda yung pag-alaga natin. So ito na, may bulaklak na sila mga kabukid. First time nila nagbe-bear ng bulaklak. So ang sabi ng ating mga kasamahan dito is nasa mga 50-50 pa lang na mabubuhay itong mabulaklak o itong magiging bunga nila. So ayan guys, itong part lang dito ang may bulaklak, and then dito rin, no, may bulaklak na to. So I'm just amazed at happy lang tayo mga kabukid dahil sa gitna ng ating pagsisikap noon, pag-spray, no, ito pa yung kasama. Wala pa tong bulaklak mga kabukid. Pero hopefully next year, so magbe-bear din ito ng bulaklak. Flowers yung kasamahan nila, no? Malalaki na. So ulitin natin, sa gitna ng ating pagsisikap, no, pawis, lugat pawis mga kabukid. Dahil dito sa atin, medyo front siya ng amihan, malakas na hangin. So very sensitive tong durian, no? Ginawa natin dati, naglagay tayo ng buntings para hindi lang masing tumbahan yung mga durian natin. So ngayon, okay na. Nakita na natin yung resulta, may nagbe-bear na ng bulaklak. Ang iba naman is ang tataas na nila. By next year mga kabukid, okay na, makakain na tayo ng bunga ng ating pagsisikap.